may apat na estudyante na malapit na magtapos sa high school. Madalas sila magkakasama kahit sa gala o trip pagkatapos ng kanilang klase. Halos magkakapatid na nga ang turingan nila sa isa't isa. Sa tuwing sumasapit ang araw ng pagsusulit, lagi silang lumiliban sa klase. May kanya-kanyang dahilan ng apat kung bakit sila absent. Dahil wala namang record ng panggugulo o kating klase sa apat. Pinagbibigyan sila ng kanilang guro. Nagbibigay na lang ito ng special exam at sila naman ay nakakapasa. Parating na ang final exam at kinausap ng guro ang apat na estudyante. Kailangan niyong makakuha ng at least 90% na score sa inyong final exam. Kung hindi, bagsak ang magiging final average yung apat at hindi kayo makakagraduate, sabi ng guro. Kung kayo ay absent sa araw ng final exam, hindi ko na kayo bibigyan pa ng pagkakataon. Alas 8 ng umaga ang oras ng pagsusulit kaya kailangan nandito na kayo ng alas 7. Bawal umabsent at bawal malate. Malinaw ba? Pagdidiin pa ng guro. Ah, yes sir. Pagsang-ayon ng apat. Sabado ng umaga, nag-imbita ang isa sa kanila na makifiesta sa kanilang lugar. Fiesta sa amin bukas, punta kayo ha. Mag-review na kayo ng maaga. Magdala na rin kayo ng uniform para sabay-sabay na tayo papasok sa Lunes. Linggo, sila ay uminom at nag-advance celebration na dahil sa wakas, sila ay makakagraduate na. Sa sobrang dami nilang nainom na alak, sila ay nalasing. Dumating ang Lunes, nagising ang magkakaibigan ng alas 8 na ng umaga. Patay, late na tayo. Hindi na tayo makakapag-exam. Hindi na tayo makakagraduate. Mag-isip tayo ng inadahilan yung tipong maaawa sa atin si Sir para pambigyan pa tayo ng huling pagkakataon. Dahil magaling silang mag-isip ng inadahilan. Alam ko na. Sabihin natin na naplatan tayo ng gulong at tinulak natin ng kotse papuntang school kaya tayo na late. Magandang ideya yan. Sige, lagyan natin ng grasa ang ating damit para magmukha tayong nakakaawa. Habang nasa biyahe, nagtanong ang isa sa kanila. Nakapag-review ba kayo? Hindi. Sabay-sabay na sagot ng tatlo. Dumating sila sa paaralan ng alas 11 na ng umaga. Anong nangyari sa inyong apat? Sabi ng guro nang may pag-aalala. Sir, naflatan po kami sa daan kaya tinulak namin ang kotse hanggang dito. Ito nga po ang dungis namin. Sir, baka pwedeng mag-special exam na lang po kami ulit, parang awan nyo na. Pagmamakaawa ng isang estudyante. Okay, sige. Mukhang pagod na pagod kayo, pagbibigyan ko ang huling hiling ninyo. Umuwi na kayo at magpahinga total.
tapos na exam at mag-uwian na kami. Nagdag pa ng guro, bibigyan ko kayo ng 2 araw pa para makapag-review ng maigi dahil kailangan nyong makakuha ng at least 90% na score sa inyong final exam para kayo ay makagraduate. Yes sir, pagsangayon nila. Hindi na sinayang ng 4 ang huling pagkakataon at sila ay nagseryoso at nag-review ng maigi. Dumating ang araw ng exam. Nakarating ang 4 ng maaga at pumunta na sa kanilang silid-aralan. Morning class, ngayon ang araw ng inyong final exam. Dahil ito ay final exam, kayo ay paghihiwalayin ko ng kwarto. Surpresa ng guro. Nakumpiyansa naman ang 4 dahil sila ay nakapag-review ng maigi. Nang iabot na ang test paper,